Iba't ibang online challenges na ang pinauso ng mga Pinoy sa gitna ng pandemya. Nagiging katuwaan, pero ang ilan may panganib palang dulot sa buhay ng mga kabataan. Pangamba ng grupong Save the Children Philippines na maaaring pagpiestahan ng ilang online sexual predators ang litrato ng mga kabataang nakapost sa social media na nagmula sa iba't ibang online challenges. Ayon sa datos ng United States National Center for Missing and Exploited Children, lumobo na ang kaso ng online sexual exploitation sa bansa ng mahigit sa 260% ngayong lockdown. Maraming mga bata ang nasa bahay lamang at mas malaki ang oras nila sa pagkonsumo ng internet at social media. Maybe because of that, nagkaroon ng mas opportunity, kumbaga, yung mga online sexual predators to prey on our unsuspecting children. Maaaring i-edit at magamit ang mga litrato na pinost online nang walang paalam. Posible ring ilagay ang ilang litrato o video sa ilang adult sites. Paalala ng organisasyon sa mga magulang o bantay ng mga bata na alamin ang pinagmulan ng online challenge bago sumali. Iwasan rin ang pag-post ng sensitibong impormasyon katulad ng address at litrato ng mga bata. Siguraduhin ang privacy settings ng kanilang mga Facebook profile. Tumulong rin sa pagpapakalat ng mga babala tungkol sa mga ganitong gawain. Para sa Advocates TV, ako si Dale Kabukin.